guys. So matagal-tagal tayo nawala sa pagbablog. Medyo naging busy, tsaka wala akong masyado makontent. Gusto ko sana i-content ko yung medyo may pakinaabang para sa iba. Ayoko nung vlog lang ng vlog. So pag-uusapan natin dito is yung pros and cons ng NMAX 2020. So tinagal sa akin ito simula October, kung di ako nakamin, October, November, December, 4 months na paggamit dito sa motor. Siyempre, may lalabas na issue. So unahin natin issue is sa front shock. Sa front shock siya, kasi pag nalubak ka, maririnig mo yung kalansing. Hindi ko alam kung tumutukod o sobra lambot yung shock na to. May gumagawa naman ito, repack. Nagre-range siya sa almost 1,000 kasama niya. Yung iba naman, sinasabay nila yung pagkulay ng magneto. So, yun nga, front shock kailangan repack, ladagdagan ng oil. May nakausap din ako na binabalik to yung spring, hindi ko naman alam kung bakit kailangan balik ta rin. Kaya pagbaliktad doon, spring pa rin naman. Yun nga, isa yun sa mga cons natin. Tapos yung stock shock niya sa likod, yung rear suspension niya, saktuhan lang din naman sa akin, pero nagpalit tayo ng Racing Boy na BS series para wala lang, para pogi. Hindi ko lang alam kung tatagal tong Racing Boy. Pero wala pa naman akong bad repo para sa Racing Boy suspension. Lahat ng nabili kong Racing Boy is okay naman. Ang price nito is almost 10k nung nabili ko. Pero ang alam ko dito, bumaba na presyo ngayon. Lahat ng accessories ng V2 sa una mataas, no? Ngayon mga nagbababa na. Yun. Tapos ang second cons natin is yung sa upuan. Ang pa meron sa upuan, masyadong pangit yung cover ng upuan. Hindi katulad nung sa B1 na makikita mo talaga pag sinabing leather seat, nakahulma yung sa mismong upuan. Ito hindi, merong nakaangat sa gitna. Sa pagitan ng rider sa likod tsaka ng driver is nakaangat. Tapos isang sumunod is yung sa visor. Ito yung visor na yan, napakadaling magasgas. Punasa mo lang ng konti, nagagasgas na. Yung kinuha namin to, naalala ko nung kinuha namin to, may plastic cover pa siya, pero may gasgas na kagad. Napakagara. Hindi ko alam kung mumurahin pa yung visor natin o hindi. Balak rin naman natin palitan niya ng clear. Hanap muna tayo ng seller na maganda-ganda yung bigayan. Tapos sumunod ay side stand. Issue sa side stand is madaling matanggal, konting tulak lang pag sinidestand mo siya. Wala kang confidence na iwanan. Sobra gara. Nandito na nga pala tayo sa ano guys, sa Lubakan. Ay, Bulacan.
Ayun, naayos yung MacArthur. Balik tayo sa side stand. Pero meron na ako nakakitang solusyon din. May ginawa sila dun sa tumutuko dun sa side stand. Yung pinaka-stopper niya, binawasan ng konti para lang magkaroon ng angle yung side stand. Masyadong 90 degrees yung ano, yung stock. Kaya pangit. Konting tulak. Burado sigurado yung panggilid ng NMAX mo. Kasi isa pang ayoko dito sa NMAX is yung disc. Yung disc brake niya sa harap. Ang bilis kalawangin. Ito almost hindi ko pa na masyadong ginagamit sa bahay. Makita ko lang 320 pa lang yung tinatakbo sa loob ng 4 months. Kalawang na siya. Pati yung speed sensor niya. Hindi ko alam kung anong metal ginamit dito. Sobra kalawang. Maya pakita ko sa inyo yung ano. Diyan sa video, makikita nyo. Ikiklip namin kung ano itsura ng disc tsaka nung. Diyan sa video, ipapakita namin yung disc tsaka yung speed sensor. Kung anong itsura. Headlight niya is hina pagka medyo high speed ah. Pero kung loob-looban lang, okay naman siya. Natural naman yung sa white na kulay ng headlight. Kasi nasanay yung tao na yellowish yung kulay ng headlight, no? At yun nga, kaya akala nila medyo mahina yung ilaw. Sigurado may aangal din pagka umulan o kaya tag-ulan na. Baka sabihin nila wala na silang makita, kaya naglalagay sila ng aux light, auxiliary light extra. So hindi ko pa naisipang maglagay ng ganun. Okay pa ako dito. Kayo lang yung naayaw ko dito sa ating NMAX. So guys, habang bumabiyahe tayo, pinag-usapan natin yung cons. Yung gusto ko naman dito is yung comfort. Dahil galing tayo sa MXI 125, malapad yung upuan nito. Para ka lang nakasa sopa. May BBA, mabilis. Komportable. Wala akong masabi sa pagiging komportable na itong motor na to. Tipid din. Kaya tingnan nyo, 9999. Oh my god! Wow! Hindi ko kasi pidiga. Mostly ang takbo nito is nasa 30 to 40 kilometers yung average nya pagka after ng ride. Ay, makikita nyo 30 to 40 kilometers per liter. So sa 7.1 na laman ng tank, eh malayo-layo na rin madarating mo. Habol ko rin pala guys yung ano, yung cons ng busina. Apakahina, parang naka tricycle na hindi mo malaman. Parang e-bike yung dalami, oh. Soon palitan din natin kagad. Hanap muna tayo magaling mag-wiring, tapos saka natin gastusan na medyo mahilab-ilab. For now, all stock muna tayo. Pasaya na tayo muna dun. Isa pa nga pala guys, ayoko dito sa NMAX yung magneto. Nagkakalawang. Ang bilis magkalawang.
Hindi ko alam kung anong mga ginamit na metal dito talaga. Kaya yung iba pinapipinturahan na kagad after ilabas mga 2 months. Pinipinturahan na nila, makita nila kagad, madami na kagad kalawang. So guys, nakalimutan natin sabihin nyo pala, kasama kayo pa mamaling ko, gusto lang daw nyo sumama sa pagbablog, at syempre siya rin nagpupo sa atin magvlog. So busy tayo at malang ginagawa, kaya siya nagsasabi sa atin magvlog. Sayang nga naman daw yung araw na dumadaan. So atid muna natin siya dun sa kabilang side bago tayo mag top speed, at hopefully walang sasakyan. Check muna natin yung kalsada. Dito tayo nag-start after ng mga truck na to. Dito pwede tayo mag-start. Check ko muna kung may ginagawang kalsada, kung may saksasakyan sira, para caution kagad. Yun, may sira ditong truck. Kaya na inadalawang linya, pwede naman isa lang. So medyo delikado dito, hindi tayo dyan mag-start. Dalhin mo yung phone ko. Okay na? Bibilang muna ako ng ano? 1 kilometer pabalik. Para 1 kilometer yung top speed. Okay. So this is it, pansit. 1 kilometer na ating tatakbuhin para sa ating content na top speed. 100 meters. Bigyan natin mo ng konti. $600, $700, $800, $900, $1,000. Alright, 1,000. 2,000 lang. Ito yung 1 kilometer natin. Palayo lang natin konti. Guys, tara. 3, 2, 1. Go! Let's do this.
11. Pantay 11. So, ha. 25 go. Sagad natin hanggang tulog. Not bad. Go. So guys, ito yung upuan, no? Ang gara ng upuan. Lumobo. O, balak natin patabasan yan. Kaya nga pa pamangkin ko, yung nag-vlog ng features ng Keys. Yan ang ating videographer ngayon. So, guys, huwag nyo kakalimutan subscribe, like. Kung natuwa kayo sa aking top speed, share button din, ring the bell, parang si Ding Dong Dantes. Peace out. So guys, pahabol. Siguro nasa road condition na lang din, tsaka sa wind condition. Kasi kanina nung solo ko 111 lang din. Tapos ngayong ang kasko yung pamangkin ko pa uwi. At natapos yung aming shoot, same lang, 111. Pero kung mapapansin nyo doon sa video, pagpabalik na halos nagwa 120 ko. Pero pagka sa kabilang side, 111 lang din. So yun guys, ride safe, stay safe, stay negative. Peace out guys.